everyone, let's look back at the past and live the present with a sip of wine here on Rewind. And eto na, hindi ko na masyadong papatagalin ang mga intro dahil ang makakasama natin ngayon, of course, isa siya sa produkto ng ABS-CBN reality show na Star Circle Quest. And of course, isa talaga sa hinahanga ang aktres na na-miss nating lahat. Roxanne Ginoo. Hello, Rox! Hello, JP! Hello, everyone! Sa lahat ng mga nanonood. Ayan. Nakakatuwa na nag-guess mo rin ako sa, ano mo, sa segment mo. Yes, I am so happy kasi ang tagal ko na talagang iniisip nito. And then, sakto naman na nagkachika kami ni Roxanne one afternoon lang sa Instagram dahil natuwa ako at na-excite at kinongratulate ko siya sa kanyang pagbabalik. Na mayroon pa article, di ba? At yan na nga ay mangyayari sa Lavender Fields. Oh, teka, baka mag-expect yung mga tao. Actually, sa Lavender Fields, ano lang, meron lang akong short participation doon. Pero, ano, maganda rin naman yung makikitang eksena ko doon. Kasi, syempre, parang may impact naman, tingin ko, kahit paano. Short, oo. Baka lang kasi mag-expect na hindi ako kasi main cast doon sa show. Just to clarify, hindi po ako, ano doon, main character and hindi rin ako full length noon. Pero who knows, kasi yung role ko is flashback dahil malaki yung participation ng character na yon. Pwede pa siyang manganak ng manganak yung mga yung storya, yung role ko doon. So sana yun din ang hinuhope ko. Pero tama ba, based sa teaser or based dun sa article, ano, you are involved in the side of Albert Martinez ba? Yes. Oo. Hindi ko lang kasi siyempre makwento dahil nga since short lang. Baka pag kinuwento ko pa, wala na. Aalam na nila yung panonoodin. Ako, pero congratulations, Sir Roxanne, kasi sana ito ay simula na ng ano talaga. Or talaga bang, ano nga, start na siya, or yun nga, jump start na siya ng magbabalik ka na ba talaga? Medyo kinoconsider ko rin, pero ano din eh, syempre, ngayon nalalaman ko na kasi na parang nung nagtipig ko, uy, alam mo bang working hours na lang is 14 hours? Sabi ko, hindi nga, kasi parang totoo, kaya ba ng 14 hours? Kasi sanay tayo sa mga more than 24 hours ngayon ng makalumang sistema. So nakakatuwa lang. Sabi ko, okay to, kasi kung ganun talaga siya, magkakaroon ka na ng sapat na panahon para sa mga anak mo, sa pamilya mo, sa sarili mo. So, bakit hindi? Malay natin. Yes. Oh, syempre, depende na yan sa priorities mo ngayon as a mom, di ba? Pero syempre, kailangan din natin ng buhay outside, ano eh, outside showbiz eh. Pero kung wala kang pamilya at magsagan-sagaran ka ng puyatan at taping, kayang-kaya, gaya nung kabataan namin. Pero ngayon talagang aaralin mo. Kumbaga, sige, kung 14 hours, sige, mukhang kaya ko to ilaban, di ba? Yeah, oo. Pero nakakatuwa naman, nabanggit mo na ang kabataan, ano? Dahil most of our, ano talaga, chikahan for today ay yan ang pag-uusapan natin, di ba? Siyempre, because alam naman natin na si Roxanne talaga ay isa sa mga nagmarkang produkto ng reality show na ito sa ABS, ang first artista search ng ABS-CBN, ano? Ang Star Circle Quest. Particularly sa teen edition, di ba? Ang sarap balikan. Sobrang grateful ako na nadaanan ko yung artista search na yung time namin. Ibang-iba kasi sa present time eh. Okay, ayan. Bibigyan tayo ni Roxanne ng glimpse ngayon ng kanyang mga pinagdaanan at mga nangyari during those days ng SCQ, ano? Yeah. So, siyempre, simulan na natin ang throwback chikahan. Alala mo pa ba ang ginawa mong audition sa SCQ way back 2004? Yes, 2004. Kasi ano to, marami kasi yung hindi alam eh. Itong pag-audition ko, biglaan lang yan. Nung time na yun. Balik, yung sister ko, nanay ko pupuntang ano yan eh, Saudi sa tatay ko. So, that day, yung dating ni President Bush yun sa Pilipinas. Tapos, ang sarap na kami magkapatid, syempre, sabi ni panganay kong ate. Ate ko kasi, dahil apat kami magkakapatid, ang tate ko, sobrang strict. Kasi nga, naiwan kami sa Pilipinas. Tapos, yung nagtatrabaho sa Saudi, sa Riyadh. So, parang, ate ko, iba yung beauty na ate ko. Ano yun, morena, mas matangkad. Ano siya, kinukuha siyang model ni Michelangelo sa Cavite. Oh. And tate ko, super
conservative and napaka-possessive sa aming mga anak kasi apat kaming babae. Lahat hindi pwede, lahat hindi pwede, hindi pwede, bawal yan, wag yan, yan. Sobrang ingat ka sa amin. Dahil nga, lima na nga lang kaming naiwan eh, kasama nanay ko sa Pilipinas. So parang understandable kasi syempre, di ba, ano. Tapos, yung ate ko, sabi niya, San, halika, mag-commercial ka, ano tayo. Tinatakas ako noon, pupunta kaming Makati, mag-BTR ako. Nung, ano naman, yung mga takas-takas na yun, kasi yung siguro, somehow yung, di bali ko hindi ko na tumagawa sa kapatid ko na lang, yung mga frustrations na maging model, yung ganun, commercial model, maging ramp model. O di sige, punta kami yan. Ang nangyayari, sinaswerte naman ako sa parting down to two na lang kayo pagpipilian. Sasabit na lang ako sa part na yun na hindi ako makukuha sa final, ano, yung final casting na, Casting, yung pinaka-tao. Wala na. Kumbaga parang, oh, dalawa na lang kami. Hindi pa ako sumawit, yung mga ganun. Tapos, yan na, dumating na. Yung day na yun, na aalis si mama namin. Nanonood kami ng MTV. Kasi ever since pinanonood ako ng MTV, kasi ang inaabangan ko nung dati pa, si Rico yan, syempre. Oo, yes. yung kabataan ko yan, yun ang childhood ano ko. So talagang mega babad ako manood ng MTV. Pero nung time na to, ano na yun, 2000 ano na to eh, 2000, I think 4 or 5 ba? Sabi ni ate, uy, nag-a-announce si Kuya Bayani na audition sa mga nangangarap mag-artista. Ayan na, pumunta kami sa SM Bikutan, ganyan, ngayong alas 4 ng hapon. Ang ate ko naman, San, magbihis ka na, pupunta tayo SM Bikutan, ngayon na, dalian mo. Ayun na, yung parang, may mga requirement yan, kailangan meron kang for our picture, close up, blah, 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 ganun. Wala, dala ko lang sarili ko. Eh, probinsya na. Kumbaga ako, school bahay. Paghapon, free ako. Tataon lang ako sa grocery namin. Ako magkakahera doon. May ginoos mini mart kami dati. Very 7-Eleven yung ganun. So, yun lang yung buhay ko nung before showbiz. Simple. Ngayon, di, nando na, anong acting? Kasi, syempre, artista nga daw eh. Hindi naman ako marunong kumanta. Hindi naman ako marunong sumayaw. Kabataan ko, mahilig ako manood ng mga teleserye magmula sa mga Mara Clara, Mula sa Puso. Ay, talagang loko-loko ko sa teleserye. So, syempre, sabi ko, hindi acting na lang. Acting. O di, yun na. Ano siya, kumbaga parang feeling ko blessing in disguise din. Kasi sa dami ng libo-libong nag-audition. Yung dating ko doon sa SM Bikutan, sabi nung guard, ma'am, hanggang dito na lang po kayo sa pila. Tapos nagsara na siya ng yung mga kadena sa mall. Oh my gosh, Yung parang, sa dami. Tapos ako yung last person na i-close na yung pa-audition kung araw na yun. Imagine yung from Cavite pa kami, Rosario Cavite, to going to SM Bikutan. Kumbaga tapos, I remember si Direk Jilmer B. Nasa TV5 na si Direk Jilmer. Siya yung nag-handle. Isa din nag-handle. Alam mo, noong time na nag-play ako ng monitor, pag on namin ng monitor, ikaw agad yung lumabas. Tapos siguro, oh, ito, okay, ito, mukhang may potential ganyan. Tawag daw sila na, ano, okay, papuntahin, ganyan, ganyan. So, may mga, parang siguro, doon ako na, parang naniniwala rin ako na parang kung para sa'yo, para sa'yo. So, may mga signs, may mga ganun. Tapos, yun, nagtuloy-tuloy na siya. Yun. Rick. Grabe, no? First time natin halos nalaman yan. Di mo nga masyadong nasa-share kung paano yung... Actually, sa'yo ko nga talaga na ano, na talagang spontaneous kwento na yan, yan yung before ako nag-audition, ganyan yung mga extended namin. Tsaka wow, very kasi... thankful ako kay ate kasi parang, kumbaga, siya rin yung naging way eh. Though, noong una, hindi ko naman gusto yung pag-artista, pero over time, parang, sa'yo naman pala. Kumbaga, parang, hanggang middle part, syempre, ando na yun, nandiyan ka na, na-experience mo na, na-enjoy mo na, eventually, medyo naging shaky-shaky din yung pag-artista kasi, siguro yung na-overwhelm ka sa lahat ng bagay. Magkaroon ka rin mga wrong decisions in life, pero, ano din eh, maganda rin na napagdaanan ko yun kasi hindi rin siguro ko magiging ganito as a mom, hindi ko, oo, malaking factor talaga lahat ng journey ko mula nung napasok ang showbiz world. So yun ang araw na ikaw ay nag-audition at eventually, syempre, alam na natin kung ano mga nangyari sa SCQ, di ba? Pero ang dami pang stages yan, di ba? Bago talaga kayo naging Magic Circle of 10. Like, I remember, meron pa kayong mga groupings ng Monday, Tuesday, Wednesday, ganyan. Tapos, naging 15. So,
ano lang yung mga naaalala mong moments no mga time na yon na bago yung mismong parang yun nga no naging 10 na lang kayo. Actually, alam mo, nung time na yon, may unang batch na kaming nabuo ng Star Circle. May na-shoot na kami lahat niyan. And then, syempre, di ba, parang from station to station, nagkaroon ng mga ano yan eh, meron doon sa kabila, meron sa atin. Kumbaga, nagkaroon ng yung competition ng mga talent search. So, sa base mo, kung in-air namin talaga originally, yung unang batch na sinuot namin, mauuna talaga kami doon sa kabila. Kaya lang, kumbaga, siguro, ang station, alam naman natin yung kalakaran at lakaran dyan na parang hindi, kailangan natin mas i-improve. Mag-ano tayo ulit, i-reshoot natin, mag-reshoot, magpa-audition ulit. Doon sa original na batch na SEQ na dapat ilo-launch na, yung SEQ na original na nagawa namin, nagpa-audition sila ulit, pero may na-trim down na doon sa original, may nawala doon sa original. So, kumbaga Okay. parang yung nagpa-audition sila outside ABS, ang dami-daming tao. May nauna na kaming shinoot doon, pero parang nag-reset. Kumbaga parang ilan lang kaming naiwan doon sa original batch. Okay, so another trivia yan. So originally, kayo ay buo na as a Star Circle batch. Di ba kasi bago yung SEQ, yun talaga. So hindi SEQ exactly talaga yung parang pinag-auditionan mo, but parang search talaga for Star Circle, ganun. Oo, kumbaga parang nasa loob na parang okay tayo. Di ba ang original lang Star Circle talaga, ilo-launch na lang yan. Nakabangko na na meron na tayong grupo. Ngayon, ang ginawa ng ABS noon, gawin natin siyang artista search ang effect. Pero kasi syempre, hindi ko na lang, nagkaroon din yung sa kabila during that time. Yes. Oo. So, kung inere yung amin, una talaga yon. Kaya lang nga, dahil maganda din yung labanan sa kabila, trinay pa rin ng ABS, i-improve. Hindi, teka, kailangan natin, alam mo naman, yung usual before. Kasi, ano na eh, may unity na tayo ngayon sa station eh. So, kumbaga ito ay napag-uusapan lang, di ba? Yeah, oo. So, yun. Pero ang gandang trivia, no, na yung pala ang original na pinanggaling, at least for you, na Oo. Star Circle batch pala siya and then naging SEQ na because of the rise of the ano nga, mga artista Oo. search at that time. Mm-hmm. Meron ka bang kabatch sa SEQ na kasama mo na din dun sa original na Star Circle batch na naaalala mo? Sila Hero, Rafael, yan, nandun na rin talaga, Joros. Ah. Kumbaga, oo, may mga iba lang talagang nawala. Pero, pinasok pa rin siya doon sa, itong, yung, ano ba tawag doon? Yung second time na ni parang reshoot kasi yun eh, parang nag-reset kami. So, may mga nawala lang doon sa mga final 10. Oo, pero mostly nandun din naman siya. Tapos, nagpa-audition pa ng malaking audition yun eh. Pero, in-announce naman yan yata. Pero, wala eh. Siyempre, pa rin, call pa rin ng ABS yun. And ng ano yun. Kumbaga, meron lang talagang ganong storya na, alam yan eh, Ate Jody ni Luis. Sila yung host talaga rin namin. Kumbaga, mas, yung una, mas medyo saktuhan yung second one, mas bigger, mas bolder yung effect, mas may palo. Kailangan magsabayan ng kabila at yung sa atin. So, correct. Kasi in fairness naman, ang ano ng Starshock, medyo talagang intense din naman yung success oo. nila nung time na yon. Tapos ang galing nga na at least nung nagkaroon ng ABS, ganun din, ibang level din yung success na na-achieve ng show ninyo, di ba? Actually, na-mention mo na rin naman, yes, yung Starstruck, ang ganda sa kanta pa lang, ang ganda ng impact ng song nila, ang ganda rin ng tema nila. So, kailangan talagang sumabay doon. Correct. Kasi syempre, alam mo naman, ang station sa station, nagkakatunugan yan. Uy, sa kabila may gagawin. O, di ba? Yun yung trend noon. Exciting yun. Kasi parang, teka, kailangan may pressure and mas mapupush kang pagbutihin talaga. Kasi may ganun tayong before. Pero, glad na mas ngayon, mas open na, mas may unity na both Correct. Station. Diba? Ayun na nga, so napunta tayo sa naging reality show na siya. Ano ang mga nangyari sa inyo? De, syempre, mas intense, di ba? Kasi at least nung Star Circle, medyo show-in na yun eh, na talagang talent sa kayo ng Star Magic, di ba? Pero ito, kailangan mong paglaban yung posisyon. Tapos meron kasing winner in the end. Yes, yun. Masarap, masaya din yung experience namin kasi before, talagang actual mo tatrabahuhin yung mga workshops
unlike nyo ngayon, bago ka i-launch, kinahasa ka na. Pero yung time namin, dinaanan namin lahat from dancing workshop, acting. Pinaka greatest experience ko is yung na-experience namin na i-one-on-one and or may ano ka with the directors, mga veteran directors. Yan sila, Inang, yung mga ganun. Kasi Oo. yung parang feeling ko kasi yung thought na mahawakan ka nila at matrain ka nila. Iba yun. Yes. Kumbaga parang kung gusto mo talaga maging isang mahusay na artista, dadaan ka sa mga kamay nila. Yung ganon. So, iba, mas iba yung trend nung time namin. Kahit naging unang reality show siya, nakita ko pa rin na nandun kami sa traditional way. Mas na-enjoy namin. Mas gusto, ako, mas gusto namin. Pag minsan, pag nagkita-kita kami, nagtutroba kwento ka, buti na lang experience natin yun sa atin. Ano? Parang yung trend from Tabing Ilog sa gimmick, yung from SEQ. After SEQ 1, parang nag-iba na eh. Yeah, SEQ oo. pa, mas iba na, mas andun na may gadgets na, may mga cellphone na. Yung SEQ, yung pa yung VGA, yung camera mo. Tapos yung mga, pag naka-flip ka, medyo high-tech ka na. Oo. Oo. Tapos, kasi ang fans before, pupunta sa ABS, talagang yung literal na from iba-ibang lugar sila, pupunta, may hawak ng mga banners, pupunta sila sa taping para lang makita kanila, makausap kanila ng personal. Yung ang dami namin mga gifts, mga pagkain na parang ako na-overwhelm. Mga ganito pala pag na-artista ka. Parang yung mga bagay na parang sobrang iba, iba yung pakiramdam. Sabi ko, grabe magmahal ang mga fans pag talagang minahal ka nila. And yung mga na-retain pa kami mga ganun ha, na solid pa rin hanggang ngayon. Kasi ngayon, ang nasasabi ko lang naman, hindi ko naman syempre inaano, pero ina-compare ko lang naman yung sa time namin. Kasi ngayon, di ba, pag mga bagets, kung sino yung bago. O, Lifa, tayo dito. Ito yung uso ngayon. Yeah, O, kasi oo. nag-unlapin dito tayo. Yung mga sa batch namin, parang yan pa yung from Vilmanians to Noranians to yung mga Claudinians hanggang Ate Judy and ganon, love teams. Naabutan namin din yun. Mga solid fans. So, doon nabuo yung mga combination of names. Kunyari, Jorox, Heroes, nag-Heroes Sandara, Heroes Oo. ganyan. So, masaya kasi yung mga fans namin andyan pa. Until now, di ba? Yes, oo. Eto, Exciting. Sa SEQ, kasi naalala ko, before yung naging Magic Circle of 10, di ba meron kayong one-on-one with the jewelers na? Si Direk Loren, Gloria Diaz, and Boy Abunda. Kamusta yung experience mo na? Naalala mo pa ba yon? Yung one-on-one mo with them before talaga kayo isa lang? Ano, raw. Pro talaga yon. Pag Ah, sinali mo kaharap nila, good luck sa'yo kung i-in ka or out. Hindi yun parang planado or oh, ito ha, gimmick. Yung mga the usual na parang mabubudol mo yung viewers na yeah, ganyan, ah, alam na nila yan sa loob. Hindi, talagang sasalang ka na doon. Pag hindi mo hinusayan, ma-out ka talaga. And tingin ko talaga sa kanila terror. Oh, si Tita Gloria kasi parang napaka-stricto nun. So parang yung kakabahan kami. Iba-ibang karakter. Si Tito Boy, siya yung medyo parang straightforward. Si Tita, parang oo, pwede kang, pag hindi ka umarte ng tama, ma-o-cry ka niya. Si Derek Lawrence, siya yung parang neutral. Parang Simon. Parang siya yung ganon. Ay, oo nga. Siya ba? Hindi, medyo o-cry pala si Simon. So parang iba-iba sila ng timpla. So talaga may pe-pressure ka na pag-husayan mo ko talaga gusto mong pumasok dito. Galingan mo. So, may piga rin sa side ng mga ano nun, contestants sa amin. So, ikaw naman ay na-in nung time na yon. Lahat sila, Marami no? naman akong in. Oo, Oo. Marami rin naman ang in. So, kasi, ano, andong ka na eh. So, hindi mo pa ba paghuhusayan, di ba? Ang problem ko lang nun, kasi syempre, probinsyana ako eh. Kumbaga, school, bahay. Kumbaga, masyadong maliit ang mundo ko. Tapos, nung pinasok ko yung pag-audition, sobra akong ganito pala, pati damit mo kailangan super short shorts, ganun, kailangan mag-costume ka. So, doon nabuo yung tawagan namin yung Sandara na madam, saka krong-krong. Madam, kasi binansagan nila ako na yung that time kasi talaga may mangyak-ngyak ako, yung kung suotin yan, kasi parang ikli, ganito, ganyan. Yung para kang biglang kailangan mo mag-adapt sa realidad na hindi ganito. Kung mag-artista kami, so may adjustments talaga. Hindi uubra yung pagiging manang-manang mo. E gaya nun, parang
kailangan minsan nakatuto, minsan nakalinis, Ah. minsan nakasimple. So, hindi kasi ayaw ng tatay ko ng ganun. Hindi kami pinagdadamit ng ganun. Kabataan namin. So, mahirap yun for me. And feel syempre over time, nakakapag-adjust na. Oo, at least, di ba, nakapag-adjust ka din. And at the same time, Oo. na-keep mo pa din yon. Kasi, di ba, syempre, meron pa rin namang limitations. Like, sa'yo, di ba? Oo. Mm-mm. So, kumbaga, parang nung time, pag yun lang din yung risk, kapag masyado ka ding maaga nagtrabaho, tapos kayo ko malayo ang bahay namin, hindi ko Yeah. nakakasama masyado sila ate ko noon eh, nanay ko. Kumbaga, umabot ako sa time nung after din nung yun ay naging artista na. Everyday, ang sasakyan ko, bahay ko, doon lahat. Nag-enroll ako sa gym para lang may liguan ako. So, hindi pa ako min agad nakakaisip na bumili na or magrenta. Kasi syempre, parang nag-uumpisa ka pa lang. Kumbaga, hindi agad ganun kadali for us na mag-invest or ilaan yung kung anong meron ng magulang ko para tumira ako dito sa Manila. So, nung time naman na, medyo nakakaya na, nakakaipon na ng konti, nakakumikita na ako, that's when pa lang ako nag-start na, o sige, kuha tayo ng unit. Nag-renta muna ako. Yun. So, hindi siya naging madali talaga. Talagang bahay ko, laman ako ng daan. Uwi ng Cavite dati, nag-aaraw-araw uwian. Talo ako dun sa gasolina, sa pagod. Oo. So, ginawa yung medyo nakaipon na bumili ako ng van. Ano pa yun, Starex pa yun. Lahat pag nakita mo yung likod ng Starex ko, puro gamit. Para lang makaligo ako, nag-enroll lang ako sa gym, hindi para mag-exercise, para makiligo. Para maligo. Oo, to that level. So, hindi, yun yung mga bagay na hindi alam ng tao na yun yung mga dinaanan din namin. So, hindi siya talaga naging madali. Kumbaga, lahat pinaghihirapan. Correct. Grabe. And ang Okay. galing because you rose above from that. Yung mga paghihirap, di ba? Oo. Na ang hirap talaga. Kasi yun nga, kung sa gym ka na lang naliligo, tapos araw-araw umuwi, alam natin kung gaano kalayo ang Cavite to from ABS-CBN. And from yung mga tape, mga location, di ba? Doon sa isang banda, kumbaga yes, kumikita ka, andyan yung limelight, kasikatan. Kumbaga naging fast pace yung buhay ko. Pero yung mga, may mga na-miss din ako sa buhay ko noon eh. Kumbaga yung time ko with my parents, sa nanay ko, kasi ako yung talaga laging kasama niya. Yung time na parang, yung nabigla ka sa buhay na harap, nagtatrabaho ka na yung reality. Ganda yung kita mo, maganda yung feeling mo pag lumabas. Nagkakagulo sila, pero yung na-miss ko din yung parang time with ay, may pinagdadaanan ako, wala na akong oras para tanungin yung nanay ko, paano yung ganito, ganito, ganyan. Kaya dun siguro dun pumasok yung parang naging impulsive ako sa decision making sa buhay. Kumbaga parang naging bigla-biglang decision. Kasi kumbaga may part sa yung teenage life ko na napaaga lahat because ang aga ko ng trabaho, kumbaga yung parang pag yung nurturing stage namin as nanay ko sa akin, kumbaga parang dahil dala ng kabisihan ko sa trabaho, hindi mo na makuha yung time na may bonding time with your Yes, family, yung mapahal. So that's why nitong nagpamilya ako, yun yung talagang minake sure ko na parang may agreement kami mag-asawa na kaya mo naman, kumbaga sige, pero iba rin syempre sa part ng babae na meron ka rin, natatrabaho ka, di ba? Na meron kang time for yourself, meron kang sarili mong trabaho, may kita ka. Pero parang yun yung sakripisyo dito na pumasok yun. Kasi ayokong daanan ng kids ko. Yan. Minamimiss ako na, ikaw ba may problema ka sa school? Kamusta ka? Yun yung lagi kong, yun yung talaga minamake sure ko na nafufulfill ko sa mga anak ko. Kasi ang hirap na parang, baka parang, lalo sa generation ngayon, gusto ko na tututukan ko sila kasi ayoko rin silang, ayokong daanan nila yung mga iilang nadaanan ko na parang iilan nga pero yung madapa. Alam mo yun? Kasi hindi rin madali bumangon. Though, syempre, kailangan din nila yun. Kaya lang, ayoko magkaroon sila ng drastic wrong decisions in life na parang mahihirapan sila i-recover yung sarili. So, gaya yun, yung mother and daughter, bonding, minimake sure ko yan. Dahil may babae rin ako. So parang yung mga nangyari sa buhay ko, na-open up ko sa kanya, ito yun. So, basta yun yun. Tsaka important kasi yung may guidance, di ba? Kahit yes, oo. Sabihin mo nagkamali or ganyan, pero merong guidance pa din.
Tsaka yung Oo. nangyari naman sa life ko, hindi ko naman inaano as naging mali. Kasi Yeah. ano yun eh. Oo, kumbaga parang napaaga yung pag-aasawa ko. Kumbaga ando yung at the peak of my career yun. Siyempre, di ba? Yung parang... Kasi siguro nga masyado kang bugbog sa trabaho. Parang hindi na normal ang buhay mo pag lumalabas ka, hindi ka normal. So parang... Kaya minsan sa mga artista, parang yun, di ba yung mga struggle namin? Oh, lalo ngayon, masabi ko okay na talaga na mas dati ganito kami ngayon kasi konting galaw mo naka-capture eh, konting ganito mo na-video ka na, na-picture ka. Dati hindi ganon. So Yes. for on fans mo bumibisita sa iyo, ngayon fans mo nakakausap mo lang through chats, mga ganon. Kumbaga parang iba yung interaction before. So ngayon, kahit na sa more modern situation na tayo, I make sure yung mga kids ko, yung interaction ko as a mom sa mga anak ko, talagang binibigay ko sa kanila. Kaya hindi madali sa akin mag-decide na biglang bumalik ulit eh. Yeah, Yun oo. lang. So, talaga inaaral ko pa yan. Madjajuggle ko ba? Kaya ko ba? May oras pa ba ako sa kanila? Patututukan ko pa ba yung emotion, mental health, emotional health ng mga anak ko? Nagmamatter sa akin yan. Kaya at least yung mga projects mo rin recently, talagang ano, yung kahit short role pero may impact or maganda. Kasi di ba before Lavender Fields, maliban sa Hoy Love You, ah, The General's Daughter, di ba, na young Janice de Belen. Oo na. Throwback. Parang medyo Reyna ng throwback. Sabi nila, Reyna ng throwback, puro throwback mga trabaho mo. Okay lang, hindi. Grateful ako doon kasi ang importante sa akin. Kasi nga, mas gusto ko yung ang inspiration ko sa ganyan. Tita Pai, Tita Cherry Pai. Character actress ka, andiyan ka lang. Hanggang tumanda ka, andiyan ka lang. Hindi ka nawawala. Yes. Kumbaga, hindi ka nakakalimutan ng tao. Tsaka, wala naman small roles eh. Kumbaga parang kahit nga small ang role mo, pero kung maganda naman yung inaipakita mo sa show at may impact, ko, 'di ba? Pero syempre hindi pa rin naman nawawala yung pangarap ko na parang actually dream ko magkaroon ng pelikula eh. Yung pelikulang may yung makatotohanan, yung parang relatable sa mga ina, sa mga single parents, yung mga ganun, yung mahuhugot mo yung strength ng pagiging isang babae, ng pagiging isang ina. Sabi ko nga dun, manager ko, Sir Joe, pag mayroon, alam mo, pag pili ko lang, hindi ko tatanggihan yan. Kasi gusto ko may, kumbaga, bago man ako tumanda, magkaroon naman ako ng isang proyekto, regardless kung maipanlaban pa yun o hindi. Pero yung meron naman ako may iiwang impact sa tao. Na, yung ganun. Bago ka Kumbaga, hindi pa totally, pili. ano. Si Ate Jody nga eh, di ba? Kumbaga para isa rin sa inspirasyon yan. Si Ate Jody during her time. O di ba? Lagi siyang second lead. Diba? Second lead siya sa lagi. Pero kita mo naman, ito talaga yung prime niya. Yes. Ngayon, may Lavender Fields siya. O di ba? Masisilip niyo ako doon, di ba? So, hindi pa huli para sa tingin ko sa mga edad namin. Kumbaga parang, kaya nga, sa mga bagong artista, yun din sana yung pahalagahan nila, yung i-value nila yung trabaho. Kasi mas mabilis ang trend ng artista ngayon. Nung time namin, medyo yung pa yung longevity ng pag-artista, medyo na kami yung last batch na na-hit pa yun eh. Kasi nandito pa, Joros, nandiyan pa, si Melissa. Si Melissa nanganak kasi kaya hindi rin siya makabalik masyado ng full-time ngayon. Kumbaga parang batch namin, may existing pa na once in a while, lumalabas pa rin, di ba? Yes. Ngayon, wala na. Sa PBB, nung lumabas ang PBB, parang ilan na lang sila na nandyan. Isang batch, kumbaga. Ang SAQ, medyo lahat mayroon. Eh. Minsan si Joseph, lumalabas sa MMK before. Si RJ, medyo nag-focus din sa family yun. So parang talaga, ano, no? Stars come and go din. Talaga. Oo. Lalo ngayon, Diba? kasi syempre Oo. ngayon ang business ng mga kabataan ngayon, pag marami kang million of followers ka, ano, parang ang thinking ng iba, sobrang yun na yun. Pero hindi dapat sila makampante sa ganun. Kasi kung babasihan mo yung trend ngayon, imbilis na talaga. Yeah, So, oo. Gawa ka lang ng isang trending video, yung iba pwede na kaming makalimutan. Sila na yung ganun. Kumbaga na, kailangan mo talagang pahalagahan, especially hindi lang yung trabaho mo, yung people around you, yung mga Yes. staff, behind the cameras, dapat yan, binabali nila yan. O, di ba? Masterclass from Roxanne Ginoo. Charot.
Oh, eto, mabalik lang tayo sa SCQ kasi SCQ, naalala okay. ko nung top 10 na lang kayo, parang every week yan, di ba, that you had yung mga tests na yung mga challenging talaga na iba-ibang forms of acting, ganyan. Tapos, irarang kayo na kung sino yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ganyan. So, sa'yo, ano yung pinaka-remarkable, like pinaka-challenging moment or test na na-experience mo or yung time na, ay, ako yung nag-rank 1 or shocks, ako yung parang never ka naman yata naging rank 10, pero at least yung mga medyo parang dulo-dulo, ganyan. Actually, parang lahat kasi makukonsider namin ako ha. Kasi yung time na yon mabilisan. Sasagarin mo talaga. Hindi parang okay, meron kayong 1 month na mag-workshop. Ito, few sessions lang. So, kailangan nyo dito todo yun. And hindi ito parang besi-besi group. Kumbaga, after nung trabaho, magkakaibigan, minsan parang feeling namin naglalaro. Pero hindi, uy, nasa competition tayo. Nung time namin, ang parang feeling ko ha, ang matinding, kasi in my mind, parang feeling ko naman, tinatodo ko naman yung acting ko, yung yung dun sa, while andun ako sa talent search, pero ang very, nakikita kong parang contender dun sa 10 sa amin, si Neri. Kaya kami yung palaban yun. Kumbaga parang, teka, kung ako i-aspire ko maging leading lady, ang magiging katapat ko dito si Neri. Kasi siya, ano siya, palaban siya, totodo siya. Eh, ako medyo may hiyain factor pa ako na parang, eh, wag na, eh, may ganun pa ako na, naiilang ako. Siya talaga, all out, lalaban ako, ganun. And yung behind the competition, ang dami rin namin mga memorable, ano dun eh. Kasi, di na kami halos natutulog. Natutulog lang kami sa mga dressing room. Kita mo naman ang dressing room ng ABS, di ba? Nakikita yan ng mga viewers natin yung sa Showtime. Maliliit, di ba? Yes. Nilalagay ng gamit, agawan kami dyan. Swerte ka kung ikaw makauna dun sa upuan kasi medyo may couch ka. Si Sandara dun yan lagi dun sa ilalim ng mga ano na luggage kasi maliit siya eh, so doon. Wala na, pagod-pagod kami. Tapos, wala, hindi pa kami treated as artista nun. Talagang, oh, mga guard nagagalit sa amin. Oh, kayo, pakalat-kalat na naman kayo dito. Doon kayo, gugulo nyo yung ganyan. So, may ganun yung parang, gugulo namin, nagugulo na. Pero once na sumalang kami, ay, hindi, ang hirap din. So, kaya hindi ko maano na meron akong sobrang memorable kasi lahat talaga. Hindi siya naging madali for us. And once na gawin na namin yung task, kailangan talaga paghirapan namin. Kasi hindi namin alam kung may in or may out kami. Yeah. Pinakukompromiso pa yung mga ginagawa namin kasi nga parang mga magbabarkada. Nakakalimutan namin na magtrabaho tayo kasi meron tayong pinapangarap. Yung parang ganyan. Yes. Eto, hindi kasi, di ba, syempre given nung time na yon na si Hero tsaka si Sandara, sila ang mga favorite ng texters. Kasi di ba lagi may texters choice, ganyan. So kayo talaga, ang laban nyo is yung mga test, yung mga talent, ganyan. So ikaw, ano ang game plan mo nun? Kasi, yun nga, dahil parang may advantage yung dalawa, at least pag nakikita nyo sa text, Oo. ganyan. Tapos paano pag Ano yun? mabobotom? Ano yun? Anong time na yun? Kasi parang syempre, behind the ano, na nakikita nila na yung kung ano yung mga pwede naming tahakin eh. Each one of us. Melissa, pwedeng mag-hosting, mag-MTV. Para MTV hosting, may MTV pa, MTV pa before. Ako, ang nakikita nila kasi sa akin, next leading lady, sinabi ni Direk Loren yun. So parang, nasa set ko rin yung sarili ko kasi mahilig din ako sa teleserye. So parang, wow, dati nanonood lang ako. Ngayon, pwede na ako maging ganun. So parang, yun naging nag-push sa akin na sige, bakit ba hindi ko naman din panindigan. So, si Joros nakikita nila as leading man. Parang very William Martinez, comedy, dramatic, ganon. Si Hero, Sandara, sila, ang nakikita nila before ng management kay Hero, Sandara, kasi hype ng F4 nun. Yes, nung college ko, tinatakbo ko ang Lasal Dasma dulo to dulo. Mapanood lang ang before. So parang, kumbaga kami, nakaset na rin sa utak namin na nakikita na namin yung response ng tao sa dalawa na, okay, ito talaga, wala na. I mean, may potential talagang
lumaban as panalo dito, either hero or sandara na lang. Sila na lang yung napagpipilian. Kumbaga parang yung hope namin for ourselves na pwede ko ding iuwi yung panalo nito. O yung during nakikita na namin nung middle part na hindi po mapalo na tong dalawa. Medyo bumitaw din kami ng hopes sa mga sarili namin. Kasi grabe na yung impact nila sa tao nun. Na talaga feeling nila effort. Parang sunshine and ano eh, di ba? Ganun yung itsura nung dalawa. Ganun yung dating. Sunshine and parang Wachele, parang ganun. Yes. Pero, oo na parang nung grand finals, oh, medyo may laban ka, may gumaganon pa sa akin, pero nakita na namin, ang alam ko may last minute decision din talaga dun eh. Talagang kulang na lang mag-iba yung Araneta Coliseum na talagang grabe ang ano kay Hero talaga nun. Alam na namin na hindi na, sila na talaga. O either Hero or Sandara na talaga ang mag-uwi ng crown. Parang Oo. Pero ang galing naman din, no? Kasi hindi naman doon na-prove din yung magiging longevity. Like, kumbaga, of course, konti siya, so kailangan may manalo. Pero, lahat kayo, di ba? At least kayo Magic Circle of Five talaga. Kumbaga, nagkaroon ng careers talaga right after. Totoo. Kaya yun nga yung sinasabi ko sa'yo na parang sa batch namin, ang ganda talaga ng SEQ1 na parang yung from yung mga experiences namin, lahat ng paghihirap inside ABS, yung walang tulog, pakalat-kalat doon sa mga dressing room, ligo kami sa 13th floor kasi nga parang para kami mga makukulit na mga batang, ay, ang kukulit nyo, magtrabaho nga kayo, ganun. Kumbaga, tapos yung time na natapos namin yung journey namin, kumbaga lahat may pinaglagyan sa amin. Hindi yung parang ikaw yung nanalo, pero wala kayong napuntahan. So, kaya yung time na yun, hindi rin naging issue sa part namin ni Zoros na parang, oh, lagi lang kaming second lead. Kasi grateful kami. Kumbaga, parang iba rin yung nakikater namin, iba rin yung gagawa nitong dalawa. Kumbaga, o pag hindi available yung dalawa dahil sobrang hectic na schedule, blessing sa amin yun. Yung ay, hindi nila magawa ng trabaho na pupunta sa amin dalawa. So, hindi kami nagkaroon ng parang feeling bakit na lang lagi sila, bakit na lang. Si Kasi Melissa, posting, o, oh, di ba? Si Neri, panlaban din sa actingan yun. So, walang talo. Kumbaga, parang, Pero ayun. ito, medyo ano to, hindi ko alam kung if we wanna go off the record, charot. Pero medyo controversial to kasi ang dami lagi nagtatanong nito na, di ba ang final, ang tawag dito, yung grand finals talaga, yung Grand Questors Night, no announcement nun, random kasi yon, di ba, na sinasabi, you're out, ganon. Roxanne, you're out. Melissa, you're out. Ganon. Tapos si Hero tsaka si Sandara na lang yung natira, di ba? Pero random order yon. So kayo ba, nalaman nyo talaga kung sino ang second, third, fourth, at fifth place? Hindi. Pero yung winner talaga, alam namin. Pero ako, ito naman ay napag-uusapan na lang. Noong time ko, sabi nila, mga staff to ha, uy, ikaw yung may potential. Pero dahil nga, in ang trend ng F4 noon, and malaki talaga ang fanbase nila. Kasi yung voting pa lang, kahit ubus namin ng mga kaperahan ng bawat pamilya namin, para ito, hindi talaga namin nahihit ang voting ano nila, Hero Sandara. So, sabi ko, hindi siguro imposible. Sabi ko, ganun. Tapos, nakita, I remember si Sir Deo, nang talagang umiikot siya, gumaganon siya, Araneta. Kikita namin siya talaga, iniikot niya yung Araneta. Yung yabag ng paa ng Hero, Hero. Ayan. So, mas okay na rin na hindi rin ako nag-expect sa sarili ko. Kasi una, hindi rin, wala naman akong ganung parang competitive personality, hindi naman ako ganun eh. Kumbaga, parang in-enjoy ko yung time nung journey namin. So, kumbaga, parang nakita mo, hindi man ako nanalo, pero nabigyan naman din ako ng mga lead roles during my time. Kumbaga, parang, ano pa bang hindi ko ikaka-grateful nun? So, correct. Yung sinasabi nilang leading material, nailagay naman talaga nila ako doon. So, hindi necessary, kailangan may uwi ko yung crown para lang masabi kung ako yung panalo ng SEQ. Lahat kami naging panalo doon. Correct. Wala, naitanong alam ko mo, lang sana naman. Nga, James, sana nga, ano mo, wish namin yan. Magkaroon kami ng, parang SEQ lang hindi nagkaroon ng SEQ reunion, the movie. Frustration namin ng batch yan. Kasi may group chat kami, may Viber group kami.
Sabi nga namin, Zoro, ikaw na mag-produce kasi director ka na rin naman. Kaya mo na yan. Pero sabi niya, alam mo, may script na tayo. May script na daw siya for the whole batch ng pelikula. Producer na lang ang wala. Wow, oh, kung sino man ang mga Oh. producer na pwedeng makarinig. GMP, mag-produce ka na. Mag-produce tayo. Charot. Oo. Kayo na, if ever. Kasi nga, oo, tas kahit at least si Sandara, feeling ko naman mapagbibigyan niya kahit ilang shooting days Oo. lang, di ba? Oo. Si Mitch Madrigal na sa Texas eh. Madali lang Ay, naman oo nga yung pala. umuwi. Oo. Oo. Naka-base na siya sa ano. Si Errol. Errol may pamilya na rin ata. Tama ba? Hindi ko sure kung may asawa na ba si Errol. Si RJ, dami ng anak yon. Pero talagang game, pag meron lang mag-produce sa amin, lalaban kami lahat mag-pelikula. Oo. Okay, Ay, pero mabubuhay ang mga batch, ang mga kaedad, nalaglalabasan ng mga kaidara natin yan. correct. At manonood ng sine talaga. Siyempre Yes, kasi ang oo. daming ano yon na reunion nyo. Tapos, Oo. si Sandara babalik, ganyan. Tapos Babalik, may oo. jolox ulit, di ba? Oo nga eh. Di nga nasundan ulit yung aming Koy Love You eh, I love sayang. you, di ba? Pero, yun naman na nakakatuwa sa SCU kasi kahit yun nga, magkakalaban kayo sa contest. Talagang hanggang ngayon, di ba? Kayo ay lahat friends pa rin with your group chat, ganyan. Oo. Tsaka, alam mo, in all fairness ha, yung katapat namin sa Starstruck, may mga magkakaibigan. Si Yasmin, nakakachat ko minsan sa IG, minsan may tinatanong ko. Pero wala pa kami encounter talaga na as in babad na bonding noon. Pero yung pag, parang pagkausap mo rin sila, kala mo sobrang lalim na ng pinagsamahan nyo. Si Nadine, nakakausap ko rin yung si Nadine sa mga IG chat. Nads, ganyan. Yung normal na parang hindi mo naramdaman na ever since sa kakompetensya mo sila. Sila Mark ata, close din kila Joseph, kila Joro sa basketball. So parang, minsan ang nag-aaway-aaway yung fans eh. Pero hindi nila alam yung tong both ano, sides, maganda ang ano, foundation ng samahan. So, even up to now, parang ganun. Maliban sa pagtulog niyo sa mga dressing room, baka meron kang specific moment that you can share na talagang unforgettable bonding moment niyo na mga Ay, Sandara. questors. Actually, kami ni Sandara before. Parang, kung may potential talaga kami dapat maging mag-best friend niyan eh. Madam, madam, punta tayo 13th floor. Bakit? Masakit siyan ko. Halika, mag-toilet tayo. Ako din, mag-toilet tayo. To-toilet kami niyan. Magkatabing cubicle kami. Yung mga ganong, yung to that level kaming, ano, yung mga hindi ko makakalimutan na parang yung mga, halika, magto-toilet ako. Masakit ba tiyan mo? Masakit kasi tiyan ko eh. Gaganon. Yung mga ganon. Maliligo kami. Parang, naging bahay namin ng ABS-CBN. So, para kami magkakapatid. So, eto na si Dara. Madam and krong-krong yan eh. Krong-krong kasi makulit siya. Ang dami niya mga inputs na mga, ha? Saan ang galing yun? Yung, kaya siya nabansagang krong-krong. Pero hindi dahil no frame siya. It's because, ang cute and ang kulit na mga inputs sa mga bagay-bagay. Kunyari, ito yung gagawin nating task ngayon. May mga suggestions, may mga opinion siya na parang, okay. Sige, pwede yung ganon. Makulit si Dara. Yan yung mga moments na hindi ko makakalimutan, especially sa kanya. Kasi si Dara, ano na siya, ibang level na siya, di ba ngayon? Pero pag bumabalik yun sa Pilipinas, same group of people ang kinakontak niya. Hindi siya nagbago. Kumbaga parang kami lang ang naging problem ng ba't hindi rin kami magkaroon ng time na magkita-kita kasi nga nagkanya-kanyang buhay na yung mga anak na. Oh, pero kung hindi rin siguro, I'm sure yung pagiging intact ng grupo namin, andun pa rin sana dapat eh. Kaya lang nga, may mga anak na eh. Hindi kaya mag-commit sa isang, syempre kami mag-adjust for her. Andito si Dara. Ngayon, umuwi siya, may trabaho siya. So, hindi rin namin siya makita. Kumbaga, yung kain namin sa canteen yan, hindi ko rin makakalimutan yan. Sasabay kami sa mga employees ng ABS sa canteen, makikipila kami. Ang gugulo namin before, para kami mga kalat na mga teenager na napakalat-kalat literal sa ABS. So, ang dami naming mga weird, happy, tumatakas kami, magro-roll na kami. Ang mga promotor dyan, si Joro, halika, kain tayo dun sa ano, mga, di ba tatawid sa ABS, ang dami natin dyang kainan sa tapat. Yes, Call time na, tatakas pa kami niyan. Promotor niya yan, sila Joros, gano'n. Dito tayo kakain. Yung, para kaming, masyado na kaming masaya sa isa't isa.
na hindi na namin natitila nagko-compete pa kami. Kaya yun nga, nakukompromiso yung ginagawa namin dahil parang mas nabubuo yung friendship sa grupo. Oo, na mas yun. important naman din, 'di ba? Kasi 'yun ang Oo. magiging importante right after the contest na yung pakikisama sa workmates din, 'di ba? Saka ano eh, masaya kasi hanggang ngayon andiyan pa yung group. Tapos etong hindi alam ng grupo ay ng tao. Sa SEQ1 batch Viber group namin, andun si Jason Abalos. Siya ang parang sabit sa SEQ1. So, kung 10 kami, 11 kami sa grupo. Ganun. Close siya sa SEQ1. Pero kasi, tama ba? Si Jason din ay nag-audition ba ng batch 1? Batch 2 siya. Kasabay Oo, niya sila batch 2 Eris. siya. Oo. Oo. Pero, Pero nasa group namin siya. ah, Para okay. ganun, oh. So, ganun yung ano nung grupo namin. Kumbaga, masaya. Masaya yung SEQ1. Nakakaaliw yun ah, na may Oo. batch 2, di ba? Although, yun kasi yung naalala ko na parang siya yung nag-audition ng batch 1 tapos he did not make it tapos nag-batch 2 siya parang ganun. Pero, Nag-batch to. Parang hindi ko oo alam. nga ah. Parang may nare-recall ako ng ganyan. Very Oo. vague lang na parang sinabi yun no ano. But anyway, ang nakakatawa din kayo ni Joros kasi for the longest time kayo ang naging magka-love team. At Oo. tama ba ako, Roxanne, ng pagkakaalala na in a way, yung love team naging totoo din in real life at some point ba? Para lahat naman dumaan do. Ito yung napag-uusapan na lang. Uusapan na lang to. Parang masayang napag-uusapan na lang siya. Para lahat naman dumadaan doon. Kasi nga, ang mga teenager, alam mo naman, maruropok. Yes. Yun yung time na yun. Pero ang galing kasi yun nga, until now, nagiging mag... Parang yun nga, ipipair kayo lagi sa iba, pero kayo pa rin na nagiging magka-love team. Tapos, ang ganda pa rin ng relationship nyo ngayon, di ba? Oo. Kasi ano naman eh, yung parang sa amin naman ni Joros, parang, paano ba to? Naging maganda rin kasi yung foundation nung una sa as a group. Tapos na naging love team, nasanay ka, nakasama mo yung tao, tapos maayos ang pakikitungo sa'yo, gentleman naman. Kaya yung time na naging natapos din yung relationship, wala kami naging masamang tinapay sa isa't isa. O, regardless kung ano pang nagawa niya, yung gano'n. Kumbaga kasi parang at the end of the day, na-realize ko, ah, okay, parang puppy love. Yun yung literal na masasabi mong puppy love. Oo. So, kaya ano rin eh, siya talaga yung kaya ko makatrabaho. Kasi mabuting tao naman siya. So parang, kumbaga ano man yung from the past na ano yun, hindi na naging big deal yun eh. Tsaka, syempre, pag na-forgive mo naman yung tao, dapat tapos na yun. Kaya open kami na makatrabaho isa't isa. Pag napag-uusapan nga, niloloko kami ng mga staff dito. So, wala, tawa na lang kami ng tawa. Tsaka, parang napaka-immature naman kung, alam mo yun, didibdibin pa namin yung mga nakaraan. Eh, may mga anak na, kanyang pamilya na. So, Yes. ano na, wala na yun. Wala nang issue dun. Eh, respeto na rin ng mga asa-asawa. Diba? So, ano, pero si Zoros, hindi nag-mature sa parteng, ang kulit pa rin niya sa set. Yung, siya na yung tataguan, siya yung susukuan mo na parang ang grabe energy niya. Talagang kahit pagod-pagod siya, lakas pa rin ang energy niya. Sila Kuya Dominic, magtatago na yun. Sabi ko. Pero ano, as a person, bilang siya, ano na yung spiritual faith, ang lalim na, alam mo yun, na parang dati ang iba talaga, makikita mo yung difference na may Diyos na sa puso noong time sa wala. Kaya natutuwa rin ako for him. So, and ang Hoy Love You family, lahat yun, ano yun, malalalim ang mga spiritual ano nila. Doon din ako na na-inspire sa kanila. Correct. Kaya ang ganda kasi, nung magkakasama kayo ng pandemic, syempre yun na lang din ang isa sa mga pangahawakan mo, di ba? Kumbaga talaga yung pandemic, tapik talaga sa lahat. Doon yung Oo. Makikita na wala, lahat equal lang talaga ang tao. Walang mayaman, walang mahirap, wala equal talaga. Kumbaga Oo. parang siguro ginising din tayo lahat. And Yeah. nakakatuwa yung group na yon, yung I Love You. Ang lalalim ng faith pag mula sa producer eh, kay Tita LT. Oo. So, yun. Kaya yung from seeing Joros from before sa ngayon, ibang-iba sa parting spirituality niya. Yung kakulitan niya, given na yun eh. Yung ang kulit na sa set, ang energy level napakataas. Pero, pag yung mga usapang seryosohan na, usapang malaliman na, ano,
Nakikita mo na rin yung nag-level up talaga lahat. Oo. Lahat ng Which is tama po. nakakatawa. Yun ang masarap na katrabaho din, di ba? Yung aligned kayo sa lahat ng bagay, especially Oo. when it comes to your faith. Wow. Tsaka ano nga eh, Oo. parang ang tingin kasi nila sa amin, parang kami daw yung naihahambing sa pwedeng maging Maricel at William. Pwede sa Oo. drama, pwede sa comedy. Yeah. So nakakatuwa lang. Kumbaga parang syempre gagawa ka ng sarili mong pangalan. Pero kumbaga yung thought na ma-compare ka, oo nga no, kaya din pala namin pala mag-comedy. So parang yung realization after na yun, oo nga no, nagagawa pala natin na mag-comedy. Tapos pag magdramahan laban si Joros, ang galing din niya magdrama eh. Yeah. Kaya nakaka Isa sa mga favorite MMK na nababasa ko dati kapag ka mayroong mga forum na anong tawag dito, what is your favorite MMK episode? Ganyan. Yung MMK niyo ni Joros, yung pareho kayo, yung may sakit ba yung characters ninyo? anak. Parang very The Fault Oo. in Our Stars yung kwento. Teka. Oo, yun yung isa sa mga nung after ng launch namin yun eh. Yata, baka isa sa mga unang solo namin na MMK. So, ang daming Yung mga gandang-ganda doon. Oo. So, ano din, challenge din yun. Kaya nga, di ba yung napagkwentuhan natin, ano yung mga shows na gusto namin. Ako, isa rin sa pinakagusto ko yung SCQ Reload. Why? Kasi yun yung after the competition, ito na yung ilo-launch na kami as a group. Kumbaga parang, masaya pa rin to. Ito talagang, ito na yung ganap na artista ka na. Pagdadating ka na ng ABS, may ganito na, good morning po ma'am, good morning po sir. Dati nga gagalit sa amin yung mga guard eh. Oh, kayo, pakalat-kalat na naman kayo dito, ang gugulo nyo. Ayan. Wala pang ano nun ha, di ba wala pang mga harang sa ABS noon, before. Ngayon, parang MRT na, may mga ano. Kasi ngayon, nung time Turnstile, namin, yes, doon, free ka lang magdabas-pasok. Yan yung mga kami na, nung nilagay na yun, na may memo na kami niyan, yung mga lumulusot pag walang ID, lulusot namin yan. So, yan yung mga isa sa memorable moments namin na parang mga sutil, hanggang mapapatawag ka na lang sa talent center na, oh, kayo, mga titigas ulo nyo, lumulusot daw kayo na walang pagtatap ng ID. Pero ang saya, kasi yun yung pag nag, kita-kita kami yun yung mga masasayang throwback stories namin. Oo. Nako, o Yung mga... nabanggit na ang ano, SCQ Reload. So pupunta na ba tayo sa, of course, sa drama princess era ni Roxanne, 'di ba? Na Ay, oo. Oh. Nagkaroon pa kami na isang full-length na series na aabangan weekly na very gimmick, very TGIS. So, oo. Yun. Kasi ngayon parang hindi mo na siya nakikita sa mga, wala nang ganun ngayon. Diba? Oo. Pressure sa amin yun. Yung parang imbis na makaarte kami, na starstruck kami, na hindi kami makaarte ng tama kasi parang siya yung ka-eksena namin. So, yun yung mga mahihirap sa part namin nun, na overwhelm kami na parang big stars pinapasok sa show. Prime time yung feeling. Kasi kahit ng artista, pangarap mapunta ka sa time slot ng gabi kasi pang prime time nun. Parang feeling mo, pag nasa prime time ka, bigating artista ka talaga. So, yung thought na kami yung gagawa ng remake na ginawa ni Miss Lorna, eh, ibang level para sa akin yun. Kumbaga parang, ang ganda. Ang ganda ng show, mas napalalim, mas medyo napahaba yung demand ng tao. Nagiging personal yung relationship mo. Nakukompromiso talaga trabaho. So parang ako, parang advice ko lang naman sa mga bagong artista na parang maganda yung mas mabuild yun lang yung relationship as friends eh. Well, parang syempre case-to-case basis naman yan. Kaya lang, siguro yun din yung naging hindrance para sa amin na masundan yung mga solo serye namin. Kasi syempre, connected sa akin yung dalawa eh, sa past, di ba? It's my time to shine talaga, literal, yun yun. Kumbaga parang dati nanonood ako ng mga pangako sa yun, wala sa puso, parang, ay, eto na, hindi ko, yun yung talaga sabi ko, grabe, nanonood niya ako dati, pero ito nagginagawa ko na siya. Kumbaga parang pangarap ng lahat ng mga aspiring artista na magkaroon ka ng solo show. Yun yung ways ko. So, yun, sabi ko kay Latea, sabi ko, eh, hindi ganun. Akala ata nila parang nanlalamon sa acting ng mga taga doon. Saka siguro yung thought na alam nila kasi may lead show ako sa ABS.